Welcome to my channel, guys. It's me again, Lulu. So for today's video ay gagawin natin itong unicorn cake with 12 cupcakes with unicorn design also. So ayan, ang size po niya ay 6x4 at ang kanyang frosting ay whip it and ever whip. Ayan, meron tayong video nan kung paano pagsamahin ang whip it at ever whip. So mag-start muna tayong gumawa ng horn. So ang gagamitin nga natin ngayon ay all edible. Gagamitin natin ay fondant. So ngayon ang fondant ay i-knead muna natin bago natin umpisahan gamitin. Kung nakatago ang fondant dyan, matigas na, pwede nyong initin. So para makuha natin ang gold na kulay, gagamit muna tayo ng yellow. Kulayan muna natin ng yellow ang ating fondant. At combine natin ng konting brown para makuha natin ang gold na kulay. Pero hindi yan yung makintab na gold. Para mas tipid sa luster dust, so ito muna ang gawin natin. Instead of kulay puti lang, gawin natin kulay gold din ang horn bago natin lagyan ng luster dust para kumintab. So haluin lang natin ang mabuti itong ating fondant na nilagyan natin ng food color para magmix ang brown and yellow. So ganyan lang po ang gagawin nyo. Ang fondant na ginagamit natin sa pang topper ay lagyan nyo ng tylose para mas tumigas siya. Kung hindi naman pang topper at pang cover lang sa ating cake, kahit wala na pong tylose. Okay? So ayan mga kakeki, ang ating edible na unicorn cake and cupcakes. So hindi tayo ngayon gagamit ng photo print. So, yan, pinagsama lang ang yellow and brown. So, naglagay lang ako ng konting tylose. Ganun lang kadami po. Parang pinch lang. So, haluin din ang mabuti ilit. Gumamit din ako ng shortening dito para hindi masyadong dumikit sa ating kamay. So, ngayon, i-form na natin ang ating unicorn or yung horn. So, ngayon, pahabain lang natin yung fondant na natin. Then, yung sa dulo, yung manipis. So, ganyan lang po ang paggawa. So, yung nilalagay nating powder ay cornstarch para hindi dumikit. So, nakikita nyo, pinaninipis ko yung dulo, pero yung sa gitna, medyo makapal. So, ayan. Ganyan lang po siya. O, ayan. Manipis yung sa dulo. And then, ito turn lang natin. Parang titiklupin lang natin. Then, i-roll natin na parang nakaano siya. Ayan. Ganyan lang po ang pag-roll niya. Pwede nyo siyang lagyan muna ng water para dumikit. Ayan. So, yung sa dulo ay manipis while yung sa isang banda ay makapal. Pantayin lang natin para mas okay ang forma ng ating horn. And then, putulin natin itong sa dulo. Then, gagamit din tayo ngayon ng barbecue stick. Yan. Nilagyan ko muna ng water yung barbecue stick para itusok natin. Pero kumuha ako ngayon ng pamputol ng barbecue stick kasi masyadong matalas yung dulo. Nakakatakot lalo pa sa mga bata ito. So tanggalin natin yung pinakadulo so bago natin itusok dito sa ating horn.
So, tinanggal ko muna yung pinakamatalas na dulo kasi nga, delikado. And then, isealed natin ng water. Ayan. So, okay na yung ating horn. Patutuyuin natin ito. Ayan, patuyuin natin to bago natin lagyan ng gold dust. Ngayon, meron ako ditong silicone molder para sana sa cupcake. Tignan nga natin kung okay itong gamitin. Actually, hindi ko pa ito nagagamit ngayon lang. Tignan nga natin kung ito na naman ay isang nakakapanghinayang bilhin. Or the things that I regret to buy. So, ayan. Ganun ang pag-ano. Itusok natin para tumigas siya. So, styro lang pinagtutusukan ko po. Yung styro na dami, dyan ko lang nilalagay ang mga topper na kailangan nating patuyuin. So, ito nga ang silicone. Tignan nga, parang, ayan, ipoporma nyo lang yung fondant, then tatanggalin nyo ang excess. So, dahan-dahan lang, gumamit lang kayo ng knife or exacto knife para matanggal yung Ay, okay. So, failed dito, guys. Hindi ko gusto siya. Mahirap siyang gamitin. At saka, napakanipis niya. So, hindi siya bagay sa cupcake. Ewan ko kung saan yung gagawin. So, another things that I regret to buy. Ayan, mga kakeke, ganun talaga. So, ngayon gumawa na lang ako ng DIY na horn. Katulad din sa paggawa ko nung malaki, itong horn para sa cupcake. Nag-roll lang ako ng fondant. Ayan, ganyan. So, i-roll lang natin ang fondant ng ganyang kanipis din. Tiklupin natin at saka ulit lagay natin ng water para dumikit at saka iikot natin. Ayan. Para maporma siyang horn. Then, itutusok ko na rin siya ng toothpick. So, gagamit tayo ng toothpick para sa kanyang, ayan, binabasa ko lang po ng water ang toothpick para dumikit yung ating fondant. So, ayan. So, gagawa tayo niya ng 12 pieces dahil 12 pieces ang cupcakes. So, ganyan lang, guys. So, ito na nga mga kakeke ang resulta nitong silicone molder which we regret or I regret to buy. Walang silbi ang nipis-nipis niya. So, wala siyang silbi. So, this time, gagawa tayo ng anong tawag dito? Yung kanyang tenga. So, ang gagamit lang tayo ng white fondant at ang cutter dito na gagamitin natin ay yung heart shape. So, paano gawin ang tenga ng unicorn? Ayan. So, ito, heart shape lang. Siyempre, dalawa. Kasi dalawa ang tenga. Ayan. Inuuna ko na to, guys. Hindi ko pa nagagawa yung cake. Hindi ko pa nag-frosting yung cake para tumigas siya. Ayan. So, at kulay pink din na mas maliit na heart shape ang ikakat natin dito para doon sa design sa tenga. So, ganyan lang po ka-easy. Ayan. So, dalawa din. Ididikit natin doon sa kulay white.
Then pa ang paglagay noon is ayan, ididikit lang natin. At saka yung gagamit din ako ng toothpick para sa pagtusok natin sa cake. So na hindi ko nga nailagay yung toothpick, dapat bago ko pinatong nilagay ko na toothpick, pero tinusok ko na lang, okay naman siya. Ayan. So, pero ilalagay dapat muna ang toothpick bago ilagay yung kulay pink. So hindi ko na siya ikakat ganyan na, titiklopin ko lang ng konti para mag shape siya na tenga. Ayan. Then itutusok ko din sa styro para tumigas. Para paglagay natin sa cake ay matigas na siya. So ayan yung dalawang tenga, diba? Shape na siya ng tenga. At ang ating mga horns. Ayan, pinapatuyo ko. Ayan, ngayon magkukulay na tayo. Paano ba magkulay ng gold? So yun nga sinasabi ko, itong luster dust na to, na gold luster dust, so, lalagay lang tayo ng konti. Then, lalagyan natin ng gin, yung Ginebra San Miguel. Kung walang Ginebra, vodka. Kung walang vodka, lemon. So, ayan. Mas prefer ko yung dalawa kaysa sa water. Kasi ang water parang hindi dumidikit. So, ayan nga. Medyo na parami yung ano natin. So, pwede na tayong... Kaya, pag tinatanong nyo ako, ano ang measurement? Wala pong measurement yan. Kasi tatantsahin nyo lang. Katulad niya, napasobra yung gin. So, dagdagan lang natin ng konting luster dust. Para yung just enough na ma-spread nyo ang luster dust na to sa inyong fondant. Katulad niyan, pinaint ko na siya, napakaganda agad ng kulay. So, gold na siya. Kasi nga, ang base niya ay gold din. So, kikintab na lang siya. So, iisa-isahin natin kulayan yan while binabalik natin sa pagkakatayo or pagkatusok doon sa styro para mag-dry siya. So, ayan. Kaya unahin natin i-prepare itong mga toppers bago tayo mag-icing ng ating cake. Para pag natapos nating icingan ng cake, ready na ang ating mga toppers, matigas na. So, kailangan natin patigasin. Huwag yung agad-agad ilalagay natin sa ating cakes. So, isa-isa nating kulayan. Brush lang po ang ginamit ko dito. Ayan, para naman dito sa malaking horn, ayan, kulayan din natin. So, ganun lang po kadali. At itong ginagawa natin na pagkulay dito sa mga cake toppers natin, ay pwede natin gamitin ito sa cake kung merong order kayo na kulay gold at fondant din. Ganyan lang po ang pagkulay. So, ngayon gagawa na ako ng mga, since nga lahat tayo edible, pati ang cupcakes. So, gagamit din ako ng parang tenga din para sa mga cupcakes. So, tapos na yung horn, yung tenga naman. Ang tenga, kumuha lang ako ng isang cutter na ang shape ay parang pear shape. Ayun. So, yun ang pinangkat ko. So, ngayon umpisahan na natin ayusin ang ating cake. Maglagay na tayo ng frosting. Sabi ko nga kanina, ang size ng ating cake ay 6x4 with 3 layers. So, ayan. 3 layers? Tama ba ako? Or 4th layer? 4 layers, sorry. So, naglagay lang ako ng filling, IMBC or buttercream. So, tapos naglagay din ako ng ito, yung caramel sauce. So, medyo idindi ng konti para walang space. Then, buttercream ulit. Yeah, we have 4 layers sa ating cake. Yan. Sa ating frosting, nawiwili na po akong gamitin ang whip it plus every whip kasi po napakasarap talaga niya. Mas lalo siyang sumarap at
stable siya dahil nga sa whipped cream. Kasi yung ever whip, alam natin masarap yun, pero hindi siya ganun ka-stable, aminin natin. Natutunaw po siya pag sa mainit, aminin natin, hindi talaga yan stable. So, para maging stable, kailangan niya ng help. At ang kanyang help ay ang whip it. So, ang paggamit niyan, uulitin ko po, manood po kayo na ang pag-combine ng whip it at ever whip ay sa 2 cups na na-whip na whip it, ilalagyan nyo ng 1 cup na ever whip at pwede kayong maglagay ng powdered sugar na 3 tablespoons. Pag sinabi ko pong na-whip na ang whip it, of course, nilagyan nyo na ito ng liquid. Hindi siya puro para makatipid at saka yun ang tamang consistency. Kung malabnaw ang whip it, okay lang yun kasi si ever whip naman mag-hold na ang shape. Okay po mga kakeki, sana nalinawan po kayo dito kasi nahahalata ko po parang paulit-ulit lang po ang tanong na kung paano ano yung si whip it at ever whip. So ito na nga, kinulayan ko siya. Alam naman natin na si unicorn ay napakaraming kulay, iba't ibang kulay. So first nilagang kulay pink. Ayan, inikot ko si pink pati sa cupcake. Tapos sunod si pink, nilagyan ko ng kulay blue kaya naging purple. So pink and blue is purple. So ayan naman, para tipid tayo sa hugasin. So nilalagyan ko na rin yung ating cupcake para tuloy-tuloy, isahang piping bag, isahang kulay. Then saka na natin isusunod ang iba pang kulay. So mag-start tayo sa dun sa kulay na pwede nating lang bigyan ng combination. So ayan. So, tapos na ang ating unicorn all edible toppers. So, thank you very much for watching. At kung hindi ka pa po nakapanood or hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and don't forget to click the notification.